Weekend time! It's FSL time! Kaya naman, narito po muli ang pinakabagong FSL lesson sa araw na ito. At kung ikaw nga po ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the FSL, just click here to subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, sa atin po mga masulid na tagapagsubaybay at sa mga patuloy po na nag-aaral ng FSL dito po sa ating YouTube channel o sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta po sa ating FSL lesson na naniniwala nga po ako na darating ang panahon ay matututo po tayong lahat ng Filipino Sign Language sapagkat darating po ang araw na lahat po tayo ay matututo ng senyas upang ma-break po natin yung language barrier between the deaf and hearing people. Kaya naman, kung nais mo nga pong malaman ang ating FSL lesson today, let's all watch this. What's up, Kurti Viradics? Welcome back to my channel. And for today's video, ang pag-aaralan po natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa science. At ito nga po ay patungkol sa living things and their environment. This is how science cell. Naka-letter C po ang inyong kamay, tapos nakaganito naman ang inyong kaliwang kamay, tapos ikot nyo lang po, cell. Naka-letter C po ang inyong kamay, tapos naka-ganito naman po ang isa. At as ikot nyo lang po siya. Cell. Cell. Tissue. No, para naman po itong telescope type, tapos naka-igalan po kayo. Tissue. And then, yon. Tissue. Yes. Organs. Sa organs naman po ay meron tayong dalawang variation. So ito po ang variation 1 ng organ. Organs. Narito naman po ang variation 2 ng organs. Organ. System. Naka-letter S po kayo, tapos si ganito nyo. S and Y. System. Digestive. So, nakaganto kayo, gilid kayo dyan. Tapos, iganto nyo po dito sa inyong chan. Nakaganito lang po ang kamay nyo dito. Ayan, dito sa inyong chan. Tapos, ikot nyo po dito. Digestive. Respiratory. So, meron pong dalawang variation ang respiratory. Narito po ang variation 1 ng respiratory. Respiratory. Isama natin yung system. System. Respiratory variation 1. Respiratory variation 2. Respiratory system. Circulatory system. So meron din pong dalawang variation ang circulatory. Ganito po natin isisenyas ang variation 1 ng circulatory. Para siyang blood na nagsi-circular, no? Circulatory, heart, and then system. So, isenyas natin. One. Narito naman po ang variation 2 ng circulatory. Naka-letter C lang po kayo, tapos ikot nyo lang sa inyong mukha na malaki. Circulatory. So, ito din, may system din ito, pero meron din dalawang variation ang excretory. Ganito po natin isisenyas ang excretory. Excretory variation 1. Nakaganito po ang inyong kamay, tapos naka-letter E kayo. Excretory. Excretory.
system. Narito naman po ang variation 2 ng excretory. Ako po ay konting tatayo para makita ninyo. Excretory. System. Sense organ. Meron din pong dalawang variation ang sense organ at ganito po natin isisenyas ang variation 1 ng sense organ. Ganito po natin ang ating kamay dito sa ating forehead. Sense. Organ. At ito naman po ang variation 2 ng sense organ. Sense organ. Ear, eye, nose, mouth, and skin. Ear, eyes, nose, mouth, and skin. Ulit. Ear, eye, nose, mouth, skin. Amphibians. Meron din pong dalawang variation ang amphibians. Kaya naman, narito po ang variation 1 ng amphibians. Naka-letter A po kayo. Ilagay nyo dito sa inyong malapit na kilikili, tapos ganito, amphibians. Amphibian. Ito po yung variation 1 ha. Narito naman po ang variation 2 ng amphibians. Animals live in land and water. So, isenyas po natin ang amphibians, variation 2. Amphibians. Reptile. Meron din pong dalawang variation ang reptile. Ang variation 1 na ang senyas po ng variation 1 ng reptile ay ganito. Naka letter R po kayo, tapos ilagay nyo dito sa inyong malapit na sa inyong chest, tapos iganto nyo po. Reptile. Ang variation 2 naman po ng reptile ay ganito. Naka-letter R pa din kayo, tapos ilagay nyo dito sa inyong chest, tapos maglakad kayo. Mammals. Ganito po natin isisenyas ang mammals dahil meron po itong tatlong variation. Ang variation 1 po ng mammals ay ganito po natin isisenyas, mammals. 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 Variation 2 ng mammals. 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 Variation 3 ng mammals. Naka-letter M po kayo, ilagay nyo rin sa inyong chest. Mammals. Para lang din siyang animals at amphibians. Pero naka-letter M. Heredity. Ganito po natin isisenyas ang heredity. Naka-letter H po kayo, tapos pa ganito. Ikot nyo lang. Heredity. Heredity. Genetics. Genetics. Reproduction. So, meron din pong dalawang variation ang reproduction. Ganito po natin isisenyas ang reproduction. Ang reproduction, variation 1. Reproduction. Or, narito naman po ang reproduction, variation 2. Reproduction, variation 2. Reproduction variation 2. Fertilization. Ganito po natin isisenyas ang fertilization.
Nakagalito po ang inyong isang kamay at ito naman, just imagine, ito po yung inyong sperm or ano, ganyan, papasok sa eggs. Ayun, fertilization. Food chain. Ganito po natin isisenyas ang food chain. Metamorphosis. Ganito po natin isisenyas ang metamorphosis. Bacteria. Ganito po natin isisenyas ang bacteria dahil meron din po itong dalawang variation. At ito po ang variation 1 ng bacteria. Bacteria. At ito naman po ang variation 2 ng bacteria. Nakagalito po ang inyong kamay, tapos igalito nyo rin. Bacteria. Fungi. Ganito po natin isisenyas ang fungi. Okay, at naisenyas na nga po natin ang living things and their environment. Nawa ay marami po kayong natutunan sa ating FSL lesson today. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. See you all next time dito lang sa Kerr TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!